Hi guys, so palabas na ako galing work and sobrang foggy. Nagsisisi rin ako kasi maling pants yung nasuot ko nung araw na to. Nung umalis kasi ako ng bahay, medyo maaraw pa kaya hindi na ako nag-check ng weather. Pero nung pag-uwi ko ng gabi, sobrang foggy tapos nanginginig na pa ako kasi medyo manipis yung nasuot ko na pants. Ito naman yung nalalakaran ko pa uwi, kulang na lang may mga zombing magsusulputan dyan at hahabulin ako. Tapos dinner ko naman ay fishball! Next day naman, syempre back to work pero sobrang dami kong downtime sa trabaho ko ngayon. Parang pumapasok lang talaga ako para buksan at isara ang office kasi kapag nalita ko late lahat ng mga kasama ko. Napilitan ako mag-Uber pa uwi kasi meron ako nakasabay sa bus stop, pinagsisipa niya yung glass. Basta parang mentally unstable siya tapos 40 minutes pa yung next bus. Kaya nag-Uber na lang ako. Tapos yan nga pala yung mga naipon kong Monopoly stamp sa McDo. Ang dami ko rin nakuha mga free dyan. Pero hanggang November 7 na lang ata yung Monopoly sa McDo. Pag-uwi from work, may energy pa ako para sumayaw at magluto ng dinner. Pero nagprito lang naman ako ng pork belly dyan at tofu. Dahil nagmamadali na rin kami na makakain kaya prito-prito na lang. Tapos hindi mawawala ang kimchi. After kumain, nilaundry ko naman yung mga kumot-kumot, bedsheets at pillowcase. Sa paglalabad naman pag weekdays, kailangan after 7 PM para mura daw. Para nag-iiba ata yung rate depende kung peak hours o hindi. So yung in-advise sa amin ay after 7 PM kapag weekdays pero pag weekends kahit anong oras. Marami pa ako natirang lakas sa araw na yan kasi nakapaglaba pa ako. Gaya nga na sinabi ko kanina, sobrang dami kong downtime sa trabaho. Parang sa isang araw nasa 1 to 2 hours lang talaga yung ginagawa ko. Tapos the rest of the time ay nag-aantay na lang ako na mag-out ako. Iba na nga pala yung mga responsibilities ko. So ang ginagawa ko na lang ngayon ay nag-open and close ng office. Kaayos ng schedule ng mga employee. Tapos nagbubook ng mga customer. Then nagpo-process ng mga online and for pickup na orders. Kaya kapag nakikita ko ng boss ko, bakit daw hindi ako magdala ng book or ng laptop ko, mag-aral. Doon ka okay yung work ko ngayon, which is perfect kasi malapit na rin ako magpasukan ng winter. So magagamit ko talaga yung time na yun sa paggawa ng assignments or pagre-review. Tapos in-adjust na rin pala ng boss ko ngayon yung schedule ko sa work para by the time na papasok ako sa school ng January, hindi na siya magiging conflict kasi magiging morning yung mga classes ko. So ayun, ang saya lang kaya excited ako lagi ngayon pumapasok sa work. Kasi bukod sa nakukompleto ko na yung oras ko sa trabaho, hindi pa ako masyadong pagod kapag umuwi ako. Kaya sobrang grateful talaga ako kay Lord kasi yung work na to ay pinag-pray ko talaga. Dinami-dami na mga in-applyan ko, mga pinuntahan kong interview. Nahanap ko yung work na to, talagang pinag-pray ko na sana matanggap ako. Pero kahit na gano'n, nag-apply pa rin ako sa iba dati kasi just in case na hindi ako matanggap dun. Pero final na talaga yung decision ko sa utak ko na dun ko gustong magtrabaho and sobrang galing ni Lord kasi ito talaga yung binigay niya. Makakatuwa lang kasi surrounded ako ng mga good people mula sa landlord ko hanggang sa boss ko sa trabaho. Parang na nasa Pilipinas lang ako yung mga nakakasama ko sa Rotary, sa Rotaract. Anyway, sobrang thank you sa 40 million engagement na na-receive ko for the month of October. Hindi ko alam kung saan lahat kayo nanggaling pero sobrang thank you. So, yun lang!